Agan pang crowd control, kahit na napakarami naman na rin ang hawak-hawak ng Fanatic Onyx. So, Grock. Ano pa rin naman? In a way. Pero kay Bruce ko mapupunta. Ay, hindi. Ay! Most likely, sa nakikita natin ngayon, ay mukhang explain Grock ang ilalaro ng Fanatic Onyx. And against an Edith, ang magiging gameplay lamang nito, i-clear yung lane at manggulo sa ibang lugar. Teka lang. So, sa mid ang makakakitaan ay ang Chu at ang... Wait, tama ba itong nakikita natin? There is the room for Rene J? Ay, may bagong ipapakita si Rene J and tumaas na naman ang kanyang mga unique heroes pick. Yeah, I think si Ogwen ang unang magpakita ng Terizla Room. And right now, mukhang si Setman ang gagamit ng Terizla Room. This is Aurora, MLBB versus Fanatic Onyx Philippines. Who will win game number two? Casters, take us to Land of Dawn. Hindi talaga natatapos ang sorpresa at mga bagong balik. Mapahero man yan, maparole man yan para dito sa laban ng Fanatic Onyx Philippines at ng Aurora. Talagang may bago na naman na mga ilalabas para dito sa ating laban. Well, hindi naman siya yung very unusual na bago, pero hindi na natin siya kasi nakikita all the time. Mm-hmm. So, effectivity of the heroes na nakita natin i-apply for this game is something na aabangan natin all throughout this game number two. Tsaka kailangan i-gauge dito yung aggressiveness for both of them. Yung aggressiveness sa Meron Kang Show na, by the way, ay roam muli para kay Brusco. And paano mo nga ba malilayer yan with the wild charge and of course the power of nature mamayan magagaling kay Kirk. Pero ngayon, ayan pala ang sagot nila Rene J sa napakakulit na Brusco from FNOP. Oh, kasi masakit din dito yung mga skills mismo nung Terizla if ever. So isa siguro sa mga yung goals ng Aurora is yung mga pokes pa lang ni Rene J ay ramdam mo na agad or AOE din actually yung damage nun. Nakuha ba ni King Kong yung ano? Yung crab kanina. Parang, oh, ay. Ang bilis kasi noon. Ang bilis ang pangyayari. Actually, chinecheck ko rin yung nangyari doon sa mga emblem builds. Pero so far, mukhang mapupunta ito para sa blue side, sa Aurora. Kasi yung rotate dito, Wanderer. Okay. So, ito guys, meron din tayo, di ba? Exciting yung laban natin. Dahil dyan, meron din tayong giveaway. Ayan, ang in-game code giveaway natin, guys, ay MLBB Caravan. Ayan, hindi ko na kayo pinahirapan. Pero ngayon, pahihirapan si King Kong. Okay, so nagamit niya doon yung kanyang Shadow Kill. Pero first blood para kay Rene J. Baka Rene J yan. Pero ngayon, nandito na nga lang din ang attempt. Somewhat, pang sa psycho doon ni Labrusco. A great start para sa Aurora. Para sa Aurora ngayon, ang gusto na gawin is mabilis na clear na minion wave para makapunta agad doon sa mga pwesto prior this sa turtle. Habang si Brusco, ang panata niya lang talaga ay magbigay ng impormasyon para sa kanyang mga kakampi. Ang aga ng alay lakad niya, no? Pero ngayon, sinisimula niya na, di ba, mula Maynila hanggang Antipolo. Ngayon, itinitignan isa-isa ni Brusco yung mga posibleng pagtaguan dito nila Rene J. Pero wala man sila sa Georgia, pero dito sila sa may Turtle Pit na ni-reset lang naman ni Kirk. Okay, so ito, nakakaamuyan na muna yung players natin. So, isipin nyo, no? Sobrang kanina, jam-packed yung, ano, yung laban. Yung laban. Ngayon, nag-age na nila isa't isa. Alam mo yung, nandyan yung kalaban mo, pero pinipigilan mo yung gigil na nararamdaman mo. Kagat labi mong pipigilan muna eh. Ganon yung expression ng mga players. Yung gustong-gusto mong sumipa ni Brusco. Pero at the same time, kailangan niya kasing antayin muna na makapag-ponder mga ultis, damage, pero dito po, pondo, babalik yan sa Demon Knight. Ang tatag na tong dalawang to! Ay! Bigla dumating! A wild Keldra appeared! Kamuti ka na rin si Demon Knight nung moment na yun. So pagkanda sigawan agad yung mga taong kasama natin sa venue dahil sa mga ganong moments, yung sinasabi natin very, very crucial yung back up para dito sa dalawang kupunan. And even Kenra, hindi binibitawan yung kanyang linya para ma-clear din yung minion dahil very kailangan yan as early as now. Sa pagsilip ni Kenra doon, may makailan nila na gold plating na nashred doon si Domeng. Pero with the wild Kenra appear, that changes the perspective of 1v1 eh. Laging merong tako kung ikaw, Aurora, na baka biglang may Spear of Destruction, biglang maging 2v1 yung sitwasyon. Pero ngayon, mag-4 minutes ang laban, wala pa rin nakakakuha ng unang pagong, Chantel. First turtle pa rin to para sa dalawang teams natin.
So siguro napapaisip yung kanilang mga shot caller. Ano ba, magti-teamfight ba muna tayo? Hero ba muna? Or hayaan na lang natin maging Lord yung turtle mamaya? Pero hindi, sobrang ano naman. Sobrang tagal na nun. Sobrang tagal na hold. Magiging first ever yun kung sakali. Wala munang kukuha ng turtle, gawin nating Lord. Pero ayaw muna yan. Siyempre, ng Aurora na mangyayari. Ngayon, sisimulan nila Demon kahit at makukuha niya to safely malinis from the hands of FNOP. Pero dito sa may bandang taas, muli tayo titingin. Titingala. Pero wala pa rin namang matatangay o makukuha for both of our roamers. Oh, so siguro ito yung ano, panghinga muna ng dalawang teams natin. For Aurora, lamang sila in terms of gold. So, just taking their time pagdating doon sa kanilang mga farm. Even with the top lane na talagang as much as possible, no information para doon sa mga players. So, nakakitaan lang si Renner Jane, even na Brusco. And kung titignan natin na doon sa plating, medyo mas angat yung, hindi pala medyo, mas angat talaga yung plating ni Kendra kasi wala ng gold plates yung tore doon ni Domeng as compared to Kendra. Kung kanina kasi sabi niya nabawasan yung akin, sige, sisimutin ko yung para dito sa kalinya ko. Pero so far, ngayon 5 minutes, wala naman na yung mga gold plating. Pero pwede na itong maging go signal, nag-gauge na nila sitwasyon at matatanggal pa nila yung engagement dito kay King Kong. Oo, nakita na si King Kong nung moment na yun. So, parang ano na to, laban na agad to ng mga assassin natin pagalingan ng zona. Una-una. Yung jungler ng kabilang team. So, 2-0, 1.2k gold lead para sa Aurora. Pero ngayon, ang trabaho na lang ni Kirk ay hindi mo na sumama sa mga team fights. Although, doon talaga natin mamaximize ang isang Grok. Pero doon sa may bandang gilid naman, ay ganun ang magiging mirror, somewhat basag na gagawin ng Aurora. Bahababa tayo banda dito sa may bandang mid. Jungle camp, nandun na Spirit Destruction, pero hindi mag-hit. Instead, ito naman ang respo na manggaling kaila Edward. Okay, so para sa ano ngayon, sipat-sipat lang muna. Sepat pala, sepat. Uh-huh. Pwede din yung sipat, depende na lang kung paano gagamitin. Anyway, top lane na turret nasira na dito ng Aurora. So again, the story of these two teams. Nung una sila nagkatapat, umabot tayo ng game number 3. Yep. The performance of Aurora ngayon, parang gusto na i-replicate yung nangyari dun sa serie na yon. So tingnan natin, magbabago ang ihip ng hangin. Depende kung sino makakakuha nitong turtle, which is kakaspon lang at nakapwesto ngayon ang mga players. Pero mas ramdam natin yung somehow pang-aalinlangan. Pero ngayon, walang pag-aalinlangan at target is Super Friends. Papasok na nga dito si Demon Kite and Super Friends ang kanilang magiging target. Even Renegade, ginamit yung penalty zone para ma-zone out ilang mga players. Siya yung papasok para doon sa side ng Aurora. So oh, even Brusco ay medyo mapapaliko noong time na yun. Even Kirk, hindi na nakipasok. And for that, Aurora ang makasecure ng turtle. For FNOP, parang may ino-observe sila. Hindi rin naman nila laliliman sobra doon ni Brusco. Even ni Kirk, yung position nila, they could have gone and try to reset the turtle. Pero hindi yun yung ginawa nila. But instead, binigyan niya muna na na-space doon si Kelra. Actually, deleting or destroying a turret on the top. Pero sa pangyayari ngayon, kung ano yung kinaingay ng early to mid-part ng game natin, ng game number 1, ganun namang kaingat ng game 2! Grabe! The cable is not connected to muna. Kamuti ka na rin si King Kong nung time na yon na pumasok. Oy, wait lang. Wait grabe, lang. Parang may luyi. Boss. Oo, mayroong shadow na dumikit pero hindi na rin natuloy nung time na yon. So mainit din dito yung mga cables ni Demon Kite. Yes. And the blue dot has not connected successfully para doon sa nangyaring yon. Hindi ko muna kay Kirk. Pero ngayon for Demon Kite, ang all-time funny stats niya all throughout his FPL career. 8 beses siya nang nalaro yung Fanny with a 75% win rate. Tignan natin kung madadagdaga mo to sa paggamit niya ngayon. A steady KDA of 200 ngayon sa Fanny ni Demon Kite. Oh, tsaka kinagandahan kasi sa Fanny, parang all over the place, pwede mo mapuntahan agad, lalo na pag gamay na gamay mo yung hero. So meron na yung Sky Piercer, by the way, para dito kay Doming. So now looking at Aurora na sila yung lamang. For FNOP, what is the strategy? Kailangan na nila ngayon umabante ng konti kasi puro paatras yung nakikita natin. Hindi sila yung type ng game 1 na si Brusco kada may makakakaharap siya, sinisipa niya. Nina knock up. Hindi naman laging Wave the Dragon ang sagot. And so far, hindi natin nakikita on the offensive side si Kirk. Ngayon pa lang siya sasama talaga fully pagdating sa rotation nila. Actually, hindi pa nga fully kasi medyo gumigilid-gilid pa siya. Pero ngayon sa paggilid-gilid niya, may makakasalubong siyang Rene J ngayon na makikita niya. So, sinasabi mo ba dito para sa FNOP, kailangan lang nila ng teamfight na kasama
si Kirk, pero hindi na pasasamahin ni Demon Kite. Si Kirk King with Kong. King Kong. Wala. Dahil nabigyan na agad si King Kong, parang may timer. Parang may timer na ginamit. Kasi pagkapatay kay King Kong, 2 seconds na lang nag-spawn na yung Lord. Which is sinisimulan ngayon ng Aurora. Teka lang, merong fear na magagamit kay Yue, pero buhay pa rin. Habang si Brusco ay makamuti ka na, hindi na successfully makapatay na. Yue is down as well. Tapos merong mga folks level kay Super Friends. Medyo nagkakagulo na. Oh, si Kelo no. Napunta sa ibang parte ng mapa. Mapipilitan na mag-TP out, pero hahanapin yata ni Edward tsaka ni Domeng. Huli ka ngayon sa ilalim ng tore. Si Domeng mapupush back, pero may mga free hit para dito kay Kelra. Lumalaban. Eto na si Demon Guide. Domeng ang makakasecure ng Kelra. In an instant, 4 ang matatanggal dito sa Fnatic Onyx Philippines. 7-1 kill score. At unti-unti nang tumataas lalo yung lead para sa Aurora. Ngayon, we see the light shining bright para dito sa kanila. Lamang sila in terms of kill score. All the numbers is siding with Aurora. Pero for FNOP, katulad nga ng sinabi ko, kailangan lang sama-sama. Kaso, yung pagsama-sama na yun, retain your position and of course, deal the much needed damage. Hindi ganun yung nangyayari. But instead, sa pagsama-sama nila, misto lang bang nag-enjoy Aurora kasi isa-isa silang pinipitas. Oo nga. Tsaka si, ano dito, si Demon Kite may sariling lakad lagi eh. Na, una na ako muna alis ha. Balitaan nyo na lang ako kung ano nangyayari. Parang ganun yung ginagawa ni Demon Kite ngayon. Tapos if ever man na meron siya makasalubong, binibigyan niya agad. Or if ever man na may makasalubong yung mga kakampi niya, to the rescue naman siya. One call away, Demon Kite here para sa Aurora. And so far, pagdating sa gold receive, sila ngayon ang paldoming ni Domeng. Ngayon, yung pagbabalik ng Beatrix sa kamay ni Domeng, ay misto lang bang nagiging miracle in disguise. Mm-hmm. Or a positive note kasi nakikita natin na magaganda lagi yung mga pa-shotgun niya. And of course, kapag nag-renner sa apati siya, it's everything with a vision as well. Pero kita mo naman yung grabing aggressiveness dito ng Aurora. Although calculated yung ganong klase ng mga pagsilip ni Rene J. Lalo at malapit in the vicinity sila Edward. Pero ngayon, FNOP sila ngayon ang ginagambala tuloy-tuloy ng Auroras. Oo nga, kaya yung tore dito sa may gitna ay masira na rin. Probably sa may top lane ay hit na rin ni Demon Kite anytime. So for FNOP, parang ang kanilang movement ngayon is parang nag-aantay sila for that one big team fight na pwedeng magawa ni Super Friends kasi naka-ano rin siya, naka-ED siya this time. So nagbago, no? Kasi kanina, yung gamit niya, or yep, Eternal Guard usually ang kinokopya ng Valentina. Pero dito more on setup din yung kanilang gustong gawin. Yeah. So parang magkakaroon yata ng team fight dito sa may purple buff. Ginagawa nilang Lord or Turtle itong purple buff na para sana kay King Kong. Hindi minintawan ni Brusco yung kanyang positioning. Hoping na merong dumaan sumili. Pero hindi pwede kasi na mag-hope ka lang. You have to take an answer. You have to take a step. At yung step ngayon ay to step back slightly. Kasi kita mo naman yung aura na dala dito nila Rene J. At kasabay pa niya in less than a minute magre-respawn ng pangalawang Lord sa laban na to. Pero focus lang sa goal at vision dito ang Aurora. Ganun talaga, no? Pagka post... nawala pa bigla yung mic. Post 5 to post 5. Parang ramdam mo kung saan magagaling at saka saan nakapwesto yung counterpart mo na post 5 din sa kabilang team. Kaya even for Brusco, nung nakita niya na, ay, parang alam ni Rene J na nandito ko, umalis na rin siya. Ayun, pares din sila na pwesto ngayon. Doon at doon lang. Dito magkakaalaman din sa mga palag na sinasabi kasi pagalingan na lang itong maka-pick off, makapag-set up, makahanap ng viable na target. At pagalingan dito na mag-form na nga lang din na so far, hawak pa rin nung Auroras ang lead pagdating sa net worth. Topping off the charts is going to be Domeng and Demon Kite. Pero ngayon, hindi nagiging very demure ang laban na ito kasi sobrang aggressive, very aggressive dito for Aurora yung ginagawa nilang mga plays. Even Edward on the front line. Andito pa unti-unting pag-abante ng mga Sonics. Pero ngayon ba'y pagkakato nila to get the pick off or aalalay lang muna ulit sa mga pagsilip. Grabe, sobrang high mechanic MLBB. Pinapanood natin kasi nakikita naman nila yung isa't isa. Oh. Pero naghahanap muna sila ng perfect target. Si Brusco papasok doon sa may Lord Pit. Si Edward magda-dash in. So up until now, hindi pa rin nagkakabigaya. Ako pero po. Si Brusco ay nasaktuhan na. Hindi tatama doon yung Spear of Destruction ni Kendra, by the way. So walang backup. Ngangat-ngatan nila niya yung Torres sa may bottom lane. Habang kinukuha dito ng Aurora yung Lord. Masesecure ni Edward. Pamasok dito yung Super Friends. And look at Kirk. Mapapatay na rin ni Domeng habang si Kendra yung nandun pa rin sa may bottom lane. Ang defense is gonna be Yue.
habang yung Aurora, mapipilitan muna ulit na dumipensa dito sa may gitna. Medyo nakakakaba yung laban na yun para sa FNOP, pero ang naging sagot nila doon, ay Kelra, dyan ka muna sa may bandang baba. Unti-unti na ngang natchipan dito ni Kelra yung base turret ng Aurora. Pero definitely, the win for that clash is going on the hands of Aurora, lalo nakakuha nga sila ng Lord. Nakapatay ng member dito ng side of Fnatic Onyx Philippines. Pero ngayon, makikita natin yung power spike for the side of Fnatic Onyx Philippines na so far for the damage that ay nagtatop naman si Super Friends. So, eto na. Merong Lord na bit-bit ang Aurora. Meron silang kit. May purify naman si Yui anytime. Pero ano ba, yung sa Fnatic Onyx, kaya ba ng kanilang heroes na makadepensa? Kaya pa. Lalo't may Moskov naman para kay Kelra. And so far, nakikita natin, isang beses siyang napitas and that was it. And sa dami-dami ng mga nabasag niyang Torres sa baba, na clear na wave. And we could expect na may proper items na rin siya to fully engage into damages that could tore apart dito si Rene J. Manyan or kahit si Edward. Pero sa ngayon, ang matotore apart ay ang kanilang Torre. At abante dito si Rene J! Umasok na si Rene J with a penalty zone. Habang si Kirk, ginamit na rin yung kanyang pagkaldantong moment ay sa may pader. Pero yung base, it's gonna be a base lock. At gaya na sinabi natin, katulad nung unang pagtatapat, game number 3, Aurora MLBB. Gustong tuldukan ng Aurora yung win streak dito ng